Lahat tayo siguradong may pangarap sa buhay. At syempre, lahat ng yon ay gusto nating matupad. Pero paano kung ang pangarap mo ay hindi mo agad makamtam? Isusuko mo na lang ba ito? Isang pinagpalang araw po sa lahat ng inyong mga listeners. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Bianca. 29 years old at taga dito sa lalawigan ng Rizal. Nag-iisang anak lang ako ng mga magulang ko. Bata pa lang ako ay marami na akong nabuong pangarap sa buhay. Mga pangarap na gustong matupad. Tulad na lang ng makabili ng malaking bahay, magandang sasakyan, mag-travel kasama ang pamilya, at kung ano-ano pa. Pero syempre, matutupad lang daw ang lahat ng yon pag sinunod natin ang palaging payo ng mga magulang natin. Kaya ng paulit-ulit na sabi ng nanay ko sa akin nung napubuhay pa ito. Kung gusto mong guminhawa ang buhay mo anak, mag-aral ka ng mabuti. At yun nga ang aking ginawa. Nagsimula akong magsipag sa pag-aaral nang mamatay ang aking nanay nung nasa grade school pa lang ako. Yun kasi ang kaisa-isang bilin ng nanay sa akin bago ito mawala sa mundo. Anak, pagbutihan mo ang pag-aaral mo ha para maging maganda ang kinabukasan mo. Ipangako mo yan kay nanay. Sabi nito sa akin isang linggo bago siya magpaalam sa mundo. Syempre, ipinangako ko naman kay nanay na gagawin ko yon kahit anong mangyari. Hindi ko naman binigo si nanay sa pangako ko sa kanya. Kaya nang magtapos ako ng grade school ay valedictorian ako. Ganon din nang magtapos ako ng high school. Hindi naman sa pagmamayabang, hakot ko ang lahat ng medals nung nagtapos ako. Ang galing talaga ng anak ko, pagpuri ng tatay sa akin. Tinutupad ko lang po ang pangako ko kay nanay, tay. Pinagbubuti ko po talaga ang pag-aaral. Sagot ko naman. Tama yan, anak. Basta nakasuporta lang palagi si tatay sa'yo. Pagbutihan mo lang ang pag-aaral at yan ang magiging daan mo patungo sa magandang kinabukasan. Sabi pa ng tatay. Sa kolehiyo, mas pinagbuti ko pa ang pag-aaral ko. Umiwas ako sa lahat ng alam kong maaaring makakasagabal sa pag-aaral. Hindi ako nakipagbarkada at kahit nakipagrelasyon man lang. Books before boys ang naging motto ko noon. Oo, aaminin ko na madalas ay natutukso ko. Naiinggit din ako kahit paano sa mga kasing edad ko. Pero nilabanan ko yung inggit na yon. Gusto ko talaga kasing matupad ang pinangako ko sa mga magulang ko. Ayokong may magawa akong mali na maging dahilan para di ako makatapos ng pag-aaral. Bianca, tara sama ka. Punta tayo sa mall. Pag-aaya sa akin ng kaklase ko. Nako, kayo na lang. Magre-review pa ako para sa exam natin bukas eh. Sagot ko naman. Ito talaga? Kahit kailan, killjoy? Minsan lang mag-enjoy eh. Mag-enjoy ka naman, Bianca. Hindi puro pag-aaral lang inaatupag mo. Nakaka-stress kaya yan. Sige ka, kung ayaw mo, bye na. Taas kilay na sabi nito sa akin. Hinayaan ko na lang siya. Para sa akin, mas mahalaga ang pag-aaral kaysa saan mang bagay. Pero may punto naman ito. Kaya wala akong kaibigan kasi di nga ako sumasama sa kanila.
palagi nga akong sinasabihan ng killjoy. Pero ayos lang. Katwiran ko, okay nang hindi muna ako mag-enjoy ngayon. Magagawa ko naman yan balang araw. Sacrifice now, enjoy later. Isa yan sa motto ko. Mabilis na dumaan ang mga taon. Hindi ako nabigo. Naging worth it ang lahat ng pagsisipag ko. Nakatapos ako sa kolehiyo ng cum laude. Congratulations anak! Proud kami sa iyo ng nanay mo. Masayang wika ng tatay. Salamat po, tay. Ito na ang simula ng pagtupad ko sa pangarap nyo para sa akin ni nanay. Hahanap agad ako ng trabaho. Sure naman ako may tatanggap agad sa akin. Dahil cum laude kaya itong anak nyo. Mayabang na sabi ko. Kaya pagkatapos noon ay naghanap nga agad ako ng trabaho. As in agad-agad. Dahil kinabukasan after graduation ay sumabak na ako sa pag-a-apply. Pinasahan ko ang halos lahat ng kumpanya dito sa aming lugar, maging sa ibang karatig bayan. Ngunit hindi ko alam kung may dumapo bang balas sa akin. Isang buwan na akong naghahanap ng trabaho, pero wala pa rin tumatanggap sa akin. Puro ang sabi sa akin, we call you. Tatawagan ka na lang namin. Sorry, no vacant. Paulit-ulit. Nakakainis na nga. Iniisip ko, ano bang mali sa akin? Masipag naman ako. Matyaga. Willing matuto. Matalino din. Kaya nga naging cum laude ako. Pero bakit hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho? Ano pa bang kulang sa akin? Kinukumbinsi ko na nga lang ang sarili ko na baka may ibibigay na mas better sa akin ng Diyos. Para kahit paano gumaan ang pakiramdam ko at mabawasan ang disappointment ko sa sarili. Lumipas pa ang isang buwan. Sa wakas ay may tumanggap na sa akin na isang di kalakihang kumpanya. Mababa ang sweldo dahil di rin kataasan ang posisyon ko. Pinatos ko na, at least may trabaho na ako. Pero habang tumatagal ako sa kumpanya na yon, pakiramdam ko ay walang nangyayari sa buhay ko. Ang kinikita ko ay sakto lang sa gastusin sa bahay at sa maintenance ni tatay. Hindi ako makaipon. Kaya matapos lang ang isang taon ay nag-resign na ako. Umanap ako ng bagong trabaho. Pero ganoon pa rin. Walang pagbabago. Parang di ako umaasenso. Sapat pa rin. Walang sobra. Kaya I decided na mag-resign ulit at tumanap ng ibang trabaho. Yung mamimit ang expectations ko. Anak, gising na. Tanghali na. Baka malate ka niyan sa trabaho mo. Wika ng tatay sa akin isang umaga. Pupungay-pungay pa ang mata ko habang sinasabi na, wala na po akong trabaho, tay. Nag-resign na po ako. Ha? Bakit naman, anak? Bumangon ka nga dyan. Mag-usap tayo. Sabi ng tatay. Ano bang problema? Bakit nag-resign ka na naman sa trabaho mo? Kasasabi mo lang sa akin nung isang araw, maayos naman ang trabaho mo doon, hindi ba? Dugtong ni tatay. Oo nga po, tay. Maayos nga. Pero kasi ang baba ng sweldo ko, hindi ako makaipon. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin kayo nabibili ng bahay. Kahit man lang yung motor na gusto nyo, wala. Naiinis na sagot ko dito. Anak,
Hindi naman nagmamadali ang tatay eh. Tsaka nag-uumpisa ka pa lang. Normal lang yan. Sagot ni tatay. Ngunit sinabi ko dito na nababagalan talaga ako sa pag-usad ng buhay ko. Mas lalo ko pa yon naramdaman nang magkasalubong kami ng classmate ko nung college sa mall nung isang araw. Yung classmate ko na tinutukso-tukso pa namin na mahina ang kokote. Palagi kasing mababa ang grades. Pero ngayon, ayun, mataas na ang posisyon nito sa kumpanyang pinapasukan niya. May kotse na siya at naibili na niya ng bahay ang mga magulang niya. E ako, naturingan pa naman na cum laude. Pero ito, nganga pa rin. Wala pang naipupundar kahit isa. Ang sagot naman ng tatay, "Anak, ang success hindi minamadali yan. Bawat tao iba-iba ang kapalaran. Huwag mong ihambing sa iba ang buhay mo." "Pero tay, naiinis lang po kasi ako. Dapat sana natupad ko na kahit isa sa mga pangarap ko. Ang tagal ko nang nakagraduate eh. Hanggang ngayon wala pa rin." Malungkot na wika ko. Niyakap ako ni tatay. Sabay sabing, "Magtiyaga ka lang at magbubunga din ang lahat ng pagsisikap mo. Laban lang anak." Kinabukasan, dala ang mga payo ng tatay ay naghanap ulit ako ng trabaho. At hindi ko inaasahan na matatanggap ako sa kumpanyang pinapangarap ko. Doon ako nabuhayan ng loob. Kahit na sa mababang posisyon ulit ako, okay lang. Sa pagkakataong ito, sinabi ko sa sarili ko na pagpuputihan ko na. Magiging matiyaga na ako. Hindi na ako magpapapressure pa, tsaka nararamdaman ko na para sa akin na ito. Ito na yung hinihintay ko. Sa kasalukuyan nga ay masaya kong ibabalita sa inyo na isa na ako sa manager ng kumpanya namin. Hindi rin naging madali sa akin ang pag-angat ko. Ilang taon din ang hinintay ko bago ako ma-promote. Makailang beses din akong nawalan ulit ng tiwala sa sarili. Para kasing hindi talaga umuusad ang buhay ko, kahit na ginagawa ko naman ang best ko. Pero sa tuwing kinakausap ko si tatay at iniisip ang mga payo niya sa akin, lumalaban ulit ako. So far, bahay pa lang ang naipupundar ko. Yun pa lang ang natutupad ko sa dami ng pangarap ko. Pero ayos lang. I know someday matutupad ko rin lahat ng yon. Sabi nga palagi sa akin ni tatay, "Tiwala sa sarili at matutong maghintay anak. Walang mabilisan sa mundo. Kung makuha mo man ng mabilisan ang isang bagay, mabilis din itong mawawala sa'yo. Lahat pinaghihirapan at pinagsusumikapan. Huwag ka lang susuko para matupad mo ang lahat ng pinapangarap mo. Fight lang at dasal palagi." Isa pa sa natutunan ko, lahat ng umaasenso ay nagsimula muna yan sa ibaba bago umangat. Tsaka the best lesson in life came from your own experiences. Doon ka talaga matututo. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Sana'y nagbigay aral ang aking binahagi sa inyo. Nagbabahagi, Bianca.